po sila? So far po, ongoing pa rin po ang search and rescue operations para po dyan sa apat na missing na yan, mga kababayan natin. Sa casualty po natin, we're back at 6 persons. Yung 5 po kasi na, sa Cordilleras, na-confirm na po natin talaga pong nasawi sila. Pero yung ika-6 from Ilocos Sur, if I'm not mistaken, ano, we're still verifying the details po. Kung maalala niyo po kasi tuloy-tuloy ang ating verification process, kagaya nung nangyari sa na-report sa Gataran, Cagayan, na may dead but we were able to verify na wala man naman palang namatay. So inalis natin, that's good news po. At yung ating injured persons naman po umabot ng 136 katao. Ito pong injured po na ito na na-report dito sa atin, we're assuming na nalapatan na po sila ng luna sa pagka-reported na po ito ng ating mga health counterparts sa locality. Sir, how about schools? Kasi ilang araw na lang po opening of classes na, so I believe may mga na-report ang DepEd na damaged schools. Ano po ang status ng health? Tama po kayo dyan, Mama, no? We received information that there are 61 or 63 schools that had reported na may damages po yung kanilang mga facilities. If you remember, the president emphasized the evaluation of the critical infrastructures kasama po yung mga eskwelahan po diyan. So yung mga local government units natin, yung mga counterpart natin na engineering officials natin, they are doing the assessments now para malaman po natin kung structurally sound pa yung mga schools na yon, mga buildings na yon. If they are not, ibig sabihin po hindi pwedeng gamitin yan kapag nagsimula na po yung balik eskwela natin. But ang Department of Education po ay meron po mga contingency measures para po kahit magsibalikan yung mga bata, tuloy pa rin itong pagtuturo sa kanila kahit nag-iingat pa rin doon sa structure na yon. Ano naman sir yung ginagawa natin paghahanda? Kasi sabi po, baka possible pa rin ang aftershock sa mga susunod. Totoo po. So, yung mga, ano po yung nakikita natin ng paghahanda ngayon? Just to prevent any casualties or more injuries? An advice po has been issued, if you remember po kahapon, doon sa Bangged meeting ni Presidente, no? Batay din po sa pagpayo ng ating FIVOX na huwag munang basta-basta pabalikin yung mga tao sa kanilang mga bahay, papasukin sa mga structures, buildings. Up until such time po na yung mga buildings or structures na yan ay nasuri na at naitag na as structurally sound. Kaya po yung mga may tent distribution po ngayon para hanggang sa labas muna sila, pwede siguro panandalian, balikan yung mga bahay nila kung doon lang sila sa tapat nag-evacuate. Pero wag magstay kasi ang sabi po, if I'm not mistaken, within the first 3 days after the main quake, posible pa tayong makaranas na medyo malalakas. And if I'm not mistaken, parang ikatlong araw pa lang ngayon, ano? So it's possible po na may ganon. Yung mga road closures po natin, some of those road closures are for precautionary measures. Iba pa po yung may mga malalaking mga bato, mga higanting bato na kiniklear pa. May mga daan po kasi na landslide prone. So ngayon po, dahil binabantayan din natin ang sama ng panahon up north, no, yung mga kalupaan na niyanig ng lindol pero hindi nag-landslide, posibleng mag-landslide pag bumuhos ang malakas na ulan. So yun po ang isa sa pinapamatsyagan natin sa local government units natin at binababala natin sa mga kababayan natin. Na kapag ganun po, at sinabi ng LGUs, kailangan mag-evacuate, huwag po tayong mag-atubili na sumunod kasi ito po ay pangkaligtasan natin. Mataas po ang panganib, yung risk na magkaroon ng landslide at this time, lalo na pag bumuhos sa malakas na ulan. Sir, sabi niyo kanina walang problema in terms of resources na ibibigay na tulong. But how about the tourism sector? Kasama po ba sila sa napamaglalaanan din po ng tulong? Kasi lalo na po Ilocos Sur and Norte, marami pong tourism destinations. If I'm not mistaken po, hindi naman po pinrevent ng local government na dalawin pa rin yun. Except mataas po yung kanilang pagbabantay na hindi makalapit yung mga tao, lalo na doon sa mga infrastructure na pwedeng gumuho na. Pinahayaan magsi-picture pa yung mga tao. May mga dumadalo pa sa Calle Crisologo, if I'm not mistaken. However, lahat po nitong mga kababayan natin na naapektuhan, may expected na assistance po yan bilang mga affected person. So, doon po, una, garantisado po yan. But when it comes to the tourism sector, naniniwala po ako ng ating Department of Tourism has some assistance packages for these affected communities, ano po, yung ating na namamahala sa ating historic sites. Yung aerial assets po ba natin
sure may mga naka-deploy pa rin for inspections or for relief. I think nung nakaraang araw nagkaroon ng deployment ng aerial assets natin, ano yung Black Hawks ang ginamit at meron ng mga feed ng aerial inspection. I think that when the president visited Cagayan yesterday, Abra yesterday and the other affected areas, an aerial inspection was also done. So ito pong mga ito, ginamit yung mga assets po natin para makita yung extent of damages. At nagsabi nga po ang Pangulo, no, after makita niya po ito, natutukan po dapat ng ating pamahalaan ang pagbibigay ng mga tulong sa ating mga kababayan. At ito po ang ating sinusunod, even before, na lahat po ng pangangailangan nila ay maibigay natin. Yung usapin nga po sa tubig, na may mga areas po na hindi naman napatira ng tubig, pero nagbabala ang Pangulo na kapag may kakatwa or kakaiba silang napansin doon sa tubig na lumalabas sa gripo, huwag muna ninyong inumin. Pakuluan po muna ito. At ang sabi naman po ng DILG, nag-deploy po sila ng water purification, water treatment, equipment and devices para doon po sa mga areas na yon. So, kampante po kami dito at the NDRMC that these are being attended to by the local governments and our different line agencies in government. Sir, given everything that you said, can we see na road to recovery na po yung mga provinces that were hit by the earthquake? Yung recovery thing po kasi is not an overnight matter, but right now po dahil nangyayari pa yung pag aftershocks, we're still responding to the needs nitong ating mga kababayan. Pero kapag pumayapa na po itong sitwasyon na ito, magta-transition na po tayo to recovery, makakabalik na po yung mga kababayan natin sa mga tahanan nila. Yung mga nasiraan po ng tahanan, sabihin po ninyo yan sa inyong mga barangay officials, no, para ma-count po yan. Dahil may assistance po na binibigay ang pamahalaan through our housing authorities para matulungan po ang pagkukumpuni or pagmuling pagtatayo ng inyong mga kababayan. So yung pwedeng masagot. Kasi may mga mababatas nga po, senators, na nagpapanukalang magtayo ng isang Department of Disaster Resilience on the part of NDRMC. Do you think it's still necessary for this? And kung magkakaroon na ng ganong departamento, kinoconfirm, kinoconfirm ko nga po kasi parang may sinabi daw si Presidente, no, that he has a different opinion when it comes to the DDR. Pero kami po dito sa NDRRMC, lahat po ng mga panukala, mga suhestyon sa pagpapalakas po ng ating disaster management system, welcome po sa amin at sinusuportahan po namin yan. Maging yan ba ay magkaroon ng DDR or Department of Disaster Resilience or yung right sizing or pagpapalakas pa ng NDRRMC and the member agencies, welcome po sa amin yan. Ang mahalaga po dito na sinesentrohan natin ay mapagpatuloy po yung mas maigi, mas mahusay na paglilingkod, pagsuporta sa mga kababayan natin, lalo na pagpanahon ng emergency. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po.